What's up guys and welcome back to my channel at tayo po mag-unpack po muli na ating binili po sa Shopee. At ito po ay magugulat na lang kayo kung ito nabili natin. Mura-mura lang, 160, actually 123 plus yung 40 pesos na delivery fee. Ayan guys. Ayan. Ang binili natin na SSD enclosure, pwede rin siya sa maliit o 2.5 na HDD enclosure. Ayan. Buksan natin guys, tingnan natin ito ang laman. At ito na po guys, at nakikita nyo po, meron po tayong package. Yan. Well pack mga kaibigan, saludo sa inyo. Saludo ako sa inyo, JNT Express, napakagaling nyo po magdala. Ayan guys. At napakaganda po, at yan, napakasimple lang. At meron tayo dito ng cable, simple ng cable lang. Ayan guys, na kung gusto nyo maging... malaki yung storage drive nyo, hindi na kayo gagamit ang thumb drive, yung ginagamit nyo ng USB thumb drive, mga kadalasang ginagamit mga estudyante. Pero kung gusto nyo na malaki-laki at hindi nyo na ginagamit ng inyong hard disk drive ng inyong laptop, pwede naman po gamitin ito guys. Pwede naman gamitin yung SSD guys para mabilis ang transfer rate. So para lang kayo gumagamit, isipin nyo lang na parang meron kayo malaking thumb drive na malaking ayun, storage drive. So, makikita natin ito guys. So, makikita nyo, mayroon siyang USB port na ilaw para malaman nyo kung nagko-connect. Ayan guys. So, i-demo natin ito guys. Malapit po na papakita ko sa inyo mamaya pagka ito sa laptop po mismo kakabit natin ito guys. Ha? So, papakita ko lang sa inyo muna guys kung anong laman ito. Napakasimple lang. At ang laman nito guys ay simpleng connection lang. Meron tayong power at sa to drive. Ayan, itong ganyan light connections. Ayan, napakasimple lang guys. Ayan o. So, napakasimple lang guys. So, kukunin ko yung SSD na tinanggal ko. Ay, yung HDD na tinanggal ko dun sa laptop. So, napanood yung bali sa mga previous video na pinalabas ko sa inyo. So, ito yan guys. No, yung pinakatago-tago ko nung nakaraang video ko. No? Dito ko nilagay yung HDD guys na galing sa laptop. Pinagkuha na natin. So, susubukan natin siya kung gagana po siya sa laptop. Kasi, kukonektahin po natin siya dito. Lalagay po natin siya sa isang enclosure. As you can see, guys, na ito ang kanyang enclosure. Papasok lang natin ito, guys. Oh, maliit. Ito para sa maliit. Ito malaki para sa malaki, guys. So, tingnan nyo maigi, guys. Oh. Ayan, guys. Nakikita nyo ba? Ayan. Serial drive, tsaka sa power niya. Serial drive, at tsaka sa power niya. So, may isipin nyo, no? Paano siya napapower? Dito siya galing. At the same time, nagka-transferin siya ng data. So, connect lang siya na. Napakasimple lang. Connect lang natin siya ganyan. Slide niya lang. Pasok niya ganyan. Saktong-sakto. Magagamit niya siya sa pag-backup ng mga malalaking files. Halimbawa, meron ko mga games na dinownload niya sa internet. Napakalaki siya. So, ito po guys. No, na-slide ko rin naman. Kaya nabahala kung paano niyo gawin. Ayan guys, ha? Para siyang kasha. So, unang-unang nyo gagawin, i-close nyo na ng ganyan. Close nyo lang siya ng ganyan. Ayan guys. Ayun, diba guys? I-click naman yan eh. Para malaman nyo na safe yung mismong hard drive sa loob. Ayan, oh. I-clicks, guys. Ayan, oh. At, meron ka ng enclosure, guys. So, kung binibili to sa supermarket or sa mga department store, so sa mga tiyangge, 'di ba? Bumibili ka ng ano, tawag nila parang backup notebook, parang ganoon eh. 320 GB to bali, guys. So, susubukan natin siya kung gumagana. At alam ko na magagana naman siya, guys, eh. So, hindi naman siya papalya. As long as nakaya siyang i-read dito sa Windows 10 na gagamitin natin para sa laptop. Sigurado naman nagaganahan niya. Eto guys, so USB port. Ayan. Connect lang natin ng ganyan. Hanapin natin ang magkabilang dulo. At connect natin siya dito sa laptop, guys. Sandali lang naman yan. Dito tayo sa this PC, guys. No? Pagka kinonect natin, meron lalabas na thumb drive or yung hard drive. Ako naman yun. SSD ko naman nilagay nyo sa enclosure, pero pwede naman lalabas yan. Dapat mababasa nyo, no? So, dapat may makikita kayong ilaw dito. Patunay na binabasa niya tong HDD guys. So umilaw no. Ayan no. Pansin niya. So mapapansin niyo bakit gumagana nang wala namang ginagamit ang kuryente. Actually guys, may kuryente 'yan. Ito no. So nakikita no.
So, bali ito yun, guys. So, ito yung SSD natin. Ito yung system na sa local disk drive SSD. System drive para yung sa mismong kasama pa yun sa SSD. At ito naman yung ating local disk drive. So, ito yung ating local disk drive na kinonect natin, which is ito. So, makikita nyo, 297 GB. Almost 320 na rin yan, guys. So, huwag naman tayo masyado magtaka. Tignan natin kung gumagana, guys. Double click natin ito, guys. Kung ano naman, yun yung mga program files, yung mga nakaraang laman siya. Mga laman ng kanyang hard drive, gumagana pa rin, guys. So, pwede rin natin siyang burahin kung gusto nyo. May mga program files yan, di ba? I-navigate mo na lang. So, kung gusto nyo, may mga gusto ko yung balikan dyan, yung mga na-download nyo noon pa. So, ito yun, guys. Nakikita nyo, gumagana pa rin yan. Nagbi-blink-blink. So, gumagana siya. Very good, guys. Thumbs up. Thumbs up ako sa product na to. At napakinabangan natin ng kating munting hard drive. Ayan, right-click ko lang siya, guys. Makikita nyo dito. Format. Format lang natin siya. Ayan. Hintay lang tayo ng kaunti. So, makikita nyo, guys, oh, okay lang yan. Na-format natin, tapos na actually. Kasi yung ating cursor nawawala. Ayun. So, ulitin lang natin ulit, no? Na-format na natin yan, guys. Lagi nyo siyang i-format sa pinakabagong, yan, formatted complete na pala, guys. So, yun. Format is complete. So, malinis na siya, guys. So, wala na siyang laman. So, kung meron kayong mga malalaking files, katulad ng mga games, mga format na mga gusto niyo, mga videos, mga music. Actually, guys, pwede niyo itong i-connect eh. Pwede niyo itong i-connect sa TV niyo kung gusto niyo manood na napakalaking files ng mga music and videos niyo. Pwede niyo man i-connect sa laptop. Hindi lang sa laptop, connect niyo sa Android TV niyo. O kaya sa mga regular TVs niyo na merong USB port. Na kaya magbasa ng MP4. MP3 o kahit anong format, basta yung mismong TV niyo or yung device niyo nakakabasa ng iba't ibang format. So yun, guys, no? So ito po ang ating nabili na storage, itong enclosure na magagamit niyo para at least kung meron kayong lumang hard drive na hindi na halos mabilis na nagbo-boot ang inyong Windows dahil dito, gawin nila lang siyang pang-backup, guys. So recommended ko to. So hope you like this video and please give us a thumbs up and don't forget to like and subscribe. Please click on the notification bell. Please click on all so that you always be updated to my next videos. And hopefully, nakatulong sa inyo, guys, and you hope you marked this far. Thank you very much for watching. Have a good day.